blessed day to everyone, and let us continue our topic, living as Christ lived in our daily lives, in our family altar. Amen. So our key verse for today is in Colossians chapter 3, verse 2. No, sabi po dito, set your mind on things above, not on things on the earth. Sabi po ng New King James Version. And then sabi din po ng New English Translation Version, keep thinking about things above and not things on earth. At sabi po sa ating pong sariling wika, sa Tagalog po, ang mga bagay na panglangit ang isip-isipin ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. No, bago po tayo magsimula, tingnan po natin yung konting background, no, na Colossians was written by Apostle Paul to the church in the city of Colossae. Alam po natin iyon. And that time, their culture became thoroughly pagan and immoral. No? Grabe po ang mga kasalanan at immoral na kanila pong mga ginawa. Kaya po ito na isulat ni Paul sa kanila pong church. And it is exactly the same in our world today. Parehong-pareho po yung mga nangyayari noon na nangyayari rin po sa ating pong time ngayon. Now, how to set our minds to the things above and not on earthly things, no? Mauunawaan po natin itong mabuti kung if we really know who is our God and what is the right priority na dapat po natin gamitin. Our mind is our battlefield, no? Bakit po? Kasi dito po ini-inject ng kaawa yung po mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin, no? Kaya nga po sabi ng Romans 12 chapter 2, do not conform to the pattern of this world, but sabi po, be transformed by the renewing of our mind, no? What are the things above? Ano po ba yun, no? Ito po yung mababasa natin sa Colossians 3, chapter 3, verses 12, 16, and 17. Sabi po dito, it's about compassion, it is about kindness, it is about humility, it is about gentleness, our patience, our forgiveness, our peace, no? It is the singing and our gratitude to our Lord Jesus Christ. Yun po yung dapat natin pong isipin, no? To set our mind to think about those things, which as those things, no? Eh, ano naman po yung tinatawag na things on earth, no? Doon din po natin mababasa, doon po sa Colossians 3, chapter 3, verses 5 until 9. Na ito daw po ay anger, rage, malice, slander, filthy language, and of course, the lying. No? Yun po yung tinatawag natin ng mga things on earth. No? Kung babasahin po muli natin yung ating pong text, no? Basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 1. No? I-include ko po ito para pong maintindihan po natin maigi. If then you were raised by Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. At ito po yung pinaka-verse po natin na set our minds on things above, not on things on the earth. Paul turns to a stronger term than seek. No, nung una sabi, seek lang, no? Then, pinalit na niya po ito, itinaas niya po pa yung level, no? Na dapat gawin ng ating pong, na tayo pong mga Kristiyano, no? Seek and then to set, no? Our minds, no? He places stress to our whole bent of lives, no? Papalitan ito ng seek to set yung ating pong buhay. Dapat may gawin po tayo, no? To understand more, seek emphasizes the pursuit of more concrete goals. Dapat meron po tayong goal if we seek, no? Tapos po, the set, it is about our mind, no? To set implies concentration. Ang ibig pong sabihin na yung mga bagay na ito, yun dapat po
ang i-focus natin sa buhay natin. Yung mga bagay na ito na makalangit, yun po ang dapat gawin natin sa ating sa araw-araw na ating buhay. If we really wants to survive or in our spiritual, no? Sa ating buhay spiritual, we have kasi sa ating buhay spiritual ay meron po tayong tinatawag na war, no? It is in our mind. Our minds must focus only on eternal things or the things on above, no? Sabi po ng 2 Corinthians 4:18 that we must to fix our eyes not on what is seen but on what is unseen. Since what is seen is temporary and unseen is eternal. Amen po ba? No? Mind includes understanding, our attitude, and our will. Ibig sabihin, kailangan mag-isip ka. We must to think. We need to think. No? Ano po ba yun? No? God wants us to think about God's objective provisions. No? To think about events, not simply material objects. No? He wants us to establish an attitude toward His provision for us. Sabi po, for fix your mind and let your mind dwell on the things which are above. No? Dapat yung po yung mag-dwell po sa buhay natin. Naisipin po na lagi yung things above. No? Things above are the things that are ultimately essentials. Ito po'y kailangan natin. Kailangan ng bawat isa. No? These are the things that belongs to our Lord Jesus Christ. No? God wants our desires to orient around Him. The wings of love soar our hearts toward eternal things. God wants us to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Ano po ang gusto ng Diyos? No? God wants us to take responsibility for our thoughts by thinking our union with Christ. Ang gusto po kasi ng Panginoon na siya po ay makasama natin. No? At yung po dapat ang sa puso po na dapat gawin natin sa ating buhay. And our greatest need is to develop a hearts full of gratitude to the thing above, about Christ and what He has done for us. We need to think our union or position with Him eternally. Tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah po. Tunay po na napakabuti niyo. Lord, You are amazing God. You are a wonderful God. Oh, Lord God Jesus. Lord, sa araw na ito, bago po kami lumapit sa Iyo, Lord, forgive our sins. Lord, cleanse us, oh, Lord God. Lord, ang panalangin po namin ngayon, O Diyos, ay baguhin niyo po yung aming pong pag-iisip na ang aming pong isipin lamang, gawin lamang, i-focus lamang sa buhay po namin. Sa araw-araw po na ginagawa namin, Panginoon, ay yung mga bagay na nakakalugod sa inyo, Panginoon. Yung mga bagay na panlangit, Panginoon. Hallelujah, hindi po yung mga bagay na nasa lupa na which are temporarily, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Ituro niyo po yung daan. Samahan niyo po kami, Panginoon, para po ito magawa namin ng tama, Panginoon. Our priorities in life, O Lord God. Lord, salamat din po, Panginoon, sa lahat ng iyong salita, Panginoon, na ito po ay nagiging gabay sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Lord, we thank You for everything, O God. Salamat po sa lahat. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong katapatan sa bawat isa. Lord, ito po yung aming pong samot dalangin. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen and amen.